guys, welcome back to my channel. This is Ben Karimo Par. So for today's video guys, dito naman tayo sa may condonation ng SSS. So through online siya guys, okay? Nandito tayo ngayon sa may SSS dito sa browser ng Chrome. And then ilalagin lang natin. Kung wala pa po kayong account, you can register through in my SSS. Ito po 'yon. I-click niyo lang po ito sa baba. As you can see, yung not yet registered in my SSS, okay? And then ako, meron na akong account, so pwede na ako mag-login. So, ilalagin lang natin yung ating account dito. And then, submit. So, as you can see, nandito na tayo sa mismong loob na ito. Yung makikita ninyo pag nakalagin na kayo sa may browser ng SSS. So, eto na. And then, punta lang kayo dito sa my e-service. So, makita nyo yung pang-apat. Home, member info, inquiry, tapos yung e-service. And then, click lang natin tong e-service. Okay. And then, lakihan ko lang para makita nyo. So, eto siya guys. Apply for loan penalty condonation. So, yung STML PCP or PRRP pipe. So, eto siya guys. So, eto. So, kiklik lang natin yan. So, click natin yan. And then, nandito na tayo sa my condonation. So, eto yung sa akin. So, meron kasi akong dalawang klase ng loan. So, yung unang loan type ko is yung salary loan and then yung calamity loan ko. So, which is hindi ko pa nababayad. So, kasi iniintay ko nga itong program ng condonation. So, as you can see, consolidated loan details ko, yung consolidated loans ko is nasa 21,186.94 pesos. And then yung aking penalty is nasa 4,711.15. And then yung ito yung makikita nyo yung statement of balance for eligible loan accounts. So ito yon, yun nga yung sinabi ko yung salary loan and calamity loan. And then yung aking salary loan is na granted noong 2016 pa. And then yung loan ko is 7,500 lang. And then, yung naging penalty niya sa loob ng almost 5 years is 4,531 pesos na. And yun yung penalty. And then, yung naging interest is 3,584.97. So, yung penalty nasa around 1,000 kasi yung interest niya is yun na yung naging interest niya sa loob ng 5 years. So, yung babayaran ko is nasa 10,636.94 dito lang sa may salary loan. Sa may calamity loan ko naman is na-loan ko siya noong 2020 lang last year, September. And then, yung na-loan ko sa kanila is 10,000 pesos. And then, yung aking penalty is 179.67. And then, yung interest niya is 550. And then, yung babayaran ko as of now is 10,550. So, all in total, yun nga, is 21,186.97 pesos. So, pwede natin siyang bayaran ng one time. So, ito yung mga preferred term. Is pwede na rin magbayad ng one time kung gusto mo. Or, pwede rin naman ng kalahati 50% and 6 months. Ito, installment. Ayan, 50%. Tapos, dito muna tayo sa may one time. So, ito siya, nakatotal. Yung consolidated loan, one time payment is 21,186.94 pesos. So, term days niya lang, yung validate days niya lang is 30 days. So, which is, pag nag-start ngayon or in-apply ko siya ngayon, matatapos siya sa January 14, 2022. So, kailangan within that 30 days, mabayad mo yung loan amount na binanggit dito, yung 21,186.94 pesos. And then, kailangan mo lang i-submit or mag-agree dito. So, ito yung kanilang certificate of undertaking. So, I have reviewed and attest
So the completeness and correctness of this statement of loan balance says for short-term member loan penalty condonation program, including its posted payments, any payment for posting after the approval of the application for condonation restructure will be shall be applied to the restructured loan or loans thereafter. I agree that the information collected through this form shall be used and retained by the SSS for the processing of my short-term member loan penalty condonation application and for the establishment, exercise, or defense of SSS legal claims against me in the event of non-payment of my consolidated restructured loans. I attest that the information and statement provided in this form and in the attached statement of loan balance, promissory note, and disclosure statements applicable only for installment term for short-term member loan penalty condonation program, which is an integral part of this application, are true and correct, and I conditionally agree to the terms and condition of the short-term member loan penalty condonation program attached to this application. Kung i-agree ko na to, okay? So, kailangan naintindihan nyo yung certification and undertaking. So, dito naman tayo sa may installment. So, pag nag-installment tayo, kailangan 50% down payment doon sa ating yung pinaka-total na ano natin, babayaran natin. So, which is, yung sa akin is 10,593.47, and then, yung 10,000 na yun, kailangan mabayad ko siya within 30 days, same as dun sa may, dun sa kanina, yung one-time payment. So, yung 50, dito naman 50% nga lang. So, kailangan mabayad natin yun. And then, mayroon siyang penalty na 2,355. And then, ito naman yung payable for 6 months. Ito yung restructured loan, 50% installment, ang remaining 50% loan amount. Ito. So, ito na yan. Tapos, babayaran ko monthly is 1,781.06. And then, terms in months is 6 months. So, mag-start ako, which is February na. Kasi, kung nabayad ko ng 50% ng January, na January 14 yung pinaka due date niya, and then kailangan makabayad na ako dun sa may monthly ko is sa February na siya, and then so on and so forth, matatapos siya sa yung pinaka last is sa August. So meron siyang interest rate na yan, penalty na 3%. So yun na nga. So, ganun lang siya kadali. So, kung pag gusto, okay na kayo dyan, pwede nyo na siyang i-agreed once meron na kayong pambayad. So, mas maganda, i-ready nyo na muna yung 50% na pambayad ninyo. And then, so, or mas better, bayaran nyo na lahat kung kaya naman. Kung maliit lang naman yung inyong na-loan, pero kung medyo malaki, mabigat sa bulsa, installment yun na lang, okay? So, ganun lang naman yung program ni SSS as of now. So, basically, hindi natanggal talaga yung mga interest na nakalagay dito. So, yung naging interest ng ating mga loans. So, dati, before ako, akala ko, inintay ko tong condonation program before. Ang pagkakaintindi ko kasi dati, yung mga sinasabi ng mga nag-apply before is tatanggalin yung mga interest. So, which is, yung principal amount lang yung babayaran natin. So, hindi naman pala. So, kailangan pala bayaran pati yung mga interest and yung penalty, yun nga. So, yung ano lang nito is babayaran mo siya in full. So, walang mababawas dun sa mga interest na naganap nung time na lumalakad yung panahon na hindi mo siya nabayaran. So, kailangan talaga bayaran yung lahat ng pati interest pala dito. Yun, so, ngayon ko lang talaga siya na intindihan yung condonation program na ito. So, and kung hindi ko na siya inintay, so nagbayad na lang sana ako para hindi na siya mas lalong lumaki yung interest. Eh, pero syempre hinintay ko dun kasi sa pagkakaintindi ko before na hindi na matatanggal yung mga interest yun nasa isip ko. So hindi pala siya.
So, ganun lang po mag-apply dito sa may online ng condonation program nila. Kung gusto nyo po mag-apply, you can visit their website through sss.gov.ph. So, search nyo lang yon dito sa may Google Chrome and then madadirect na kayo dito sa may page ng SSS. And then, kung wala pa po kayong register dito na account, so, just like what I said earlier is you can register here using your SSS number. And then, after that, kailangan po meron din kayong email address, so, which is, dun po nila isi-send yung confirmation and doon nyo rin po papalitan yung inyong password. So, pero kung meron na po kayong account, say you can log in and then direct to this e-services and then hanapin nyo lang po yung loan penalty condonation program nila. So, guys, kung may further question pa po kayo regarding this topic, you can comment down below and then kung kaya ko naman pong sagutin is tasagutin ko po yun lahat. So, thank you for watching. Kung di pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and click the bell button para ma-notify pa kayo sa mga susunod ko pang mga videos. So, stay safe guys and ingat. God bless you all.